Yo! What's up mga kapatid? Welcome back sa ating channel. Pasensya na na-late tayo ng upload ngayon dahil marami tayong inisikaso. So, pero ngayon, dito muna tayo sa Beast tsaka Bird, okay? So, anim na laban to, tapusin natin. Tingnan naman natin dito kung ano ang pwede nating makuha ang diskarte. At bukas, mag-upload tayo ng ibang team na medyo masabi natin mahirap talunin gamit itong team natin. So, wag na natin patagalin to. Let's go! Okay, so game 1, ito yung ano, problema tong kalaban natin, may Goda yung beast. Okay, so mas mabuti kung gamitin mo na lang yung energy mo kaysa ma-destroy. So dito, hindi natin napag-iisipan yung plant niya. Ginamit natin yung bug, imbis na makapag-discard, parang quits lang, no? Kasi nakapag-draw din siya. So yun yung mali dyan. Kaya kung kaya nyong hintayin na magamit na ng plant niya yung tail part niya ng dalawang beses, pwede na gamitin yung bug. Or kung kaya nyong patayin gamit yung plant plus disable sir yung plant niya. Okay. So dyan kung nakita nyo na backdoor tayo. Okay. So may chance na pwede siyang bumalik. May chance na pwede bumalik. So kung mamamatay lang din naman yung disable sir, kahit papano magamit din natin yung cards niya. Okay, so nagamit natin siya, napatay natin yung plant, which is good, and sayang lang din kasi sana hindi lang tayo ng depth sa plant para sa round 5 yun pwede tayo mag 3 card sa plant or tawag dito 4 na card kung sakali meron. So dito nag 3 cards lang siya pero may bonus 2 energy siya dahil dun sa nag-gain niyang energy. Ngayon dito naman sa round 6, okay, so pinatay na yung Disablesaur natin. Tapos siya, may buhay pa yung plant. So yung 2 energy na tira natin, ginamit natin sa bug. So ngayon, nagpass tayo dyan, okay. Tapos pagka ganyan, dahil meron siyang Kestrel, so dapat gamitin mo na yung third glance kasi mamaya hindi mo na siya magagamit. Tapos bukod pa dun, bukod doon, huwag niyong ibuhos yung 4 na energy. Kailangan 3 energy lang para next round 3 energy ka ulit. Okay, so dito kung makita nyo nasayang yung third glance, diba? So yun, so lamang na tayo dito dahil nga meron tayong unstated bait. So panalo tayo dito sa game 1. Okay, game 2, check natin. Okay, so nandiyan na naman yung plant niya. Okay, tapos yun, hindi tayo nagpass tayo ng round 1. Buti na lang may natirang napakaunti lang ng buhay ng plant. So pinas na natin siya, hindi na tayo nag-risk at lumakita nyo hindi tayo gumamit sa bug. Kasi nga mamamatay na yung plant para kahit papano pagdating sa round 3 may card yung bug natin. So dyan, no choice na ako, kaya ginamit ko na yung bug na hindi dapat sana. Pero syempre natakot na din ako baka patay ng bird. So napunta na ng 2v2 pagdating ng round 4. Pero ginamit niya lang yung beast. Okay, touch up natin siya. So buhay pa yung bug natin. Tapos makakapag-discard tayo ng tatlong beses. Okay, so maglalast stand yan. So may advantage na tayo dito. Tapos gumamit tayo ng isang anesthetic bait. Okay, isang anesthetic bait. So sobrang ayos yung decision natin dyan. So ngayon, ang problema mo pagka ganyan kung magbabackdoor siya. Kasi minsan nililibang niya yung ano niya, yung kalaban niya, pwede niya atakin yung disable sword, pero hindi niya naman ginawa yun. Tapos dito sa round 7, 1v1, automatic panalo na tayo. Okay, so yun lang, dun lang talaga kailangan, dun sa mid game kailangan magawan mo ng paraan yon para makuha yung advantage sa laban. So punta tayo sa game 3 natin. Game 3, yung bird niya merong shooting song, so hindi siya magbabackdoor. Okay, so ang style niyan, magdadamage sila, tapos gagamitin niya yung shooting song after next round. Pero parang hindi naman yung
Yeah, hindi niya nagawa 'yun, okay? So tayo naman, solid naman yung decision natin dahil nabasag yung carrot hammer, which parang nasayangan lang tayo ng isang energy pero nakapag-draw naman tayo. Tapos 'yun, nag-discard tayo ng dalawa. Pero nag-draw din. So science yung nakakainis sa kalaban natin, yung plant na 'yan. So ang ginawa natin, wala na tayong pakialam kung mag-draw siya o hindi. Ang focus natin dyan is mapatay na kaagad siya. Ang problema yun, buhay pa, nanakawan pa, tapos na-damage pa yung bag natin. So, medyo delikado na yung pagkaganyan. So tingnan natin kung anong ginawa natin dyan, okay? So gumamit siya ng 4 cards. Okay, gumamit siya ng 4 cards. So mamamatay yung bag. Tapos bind dagger, baka sakaling magpas yung plant. At yun nga yung nangyari. So 2v1. So, to guys, mahirap to, kailangan magawa nyo to ng paraan, okay? So dito, inislip tayo, kalatin na lang yung buhay natin, tayo, ano lang tayo, dep lang tayo, dep. So hintayin natin makakuha tayo ng butas, okay? So dito, itong ginawa muna natin, okay? So yun, so ang may mali is siya, meron siyang mali doon, dapat hindi na siya naglagay sa beast, okay? Tapos yun, gumagamit pa siya ng all out shot. So, ang tendency, madali na lang siya mapatay. So, ayun lang dito sa game 3. Okay, so game 4, check natin dito. Okay, so kung makikita nyo, meron din siya wooden stab, tapos carrot hammer. Okay, so hindi tayo nagpass. Okay, so hindi tayo nagpass. Tapos nag-discard tayo, gumamit tayo ng double scarab. So, hindi tayo nanakawan, okay? So, hindi tayo nanakawan. So good. Meron din siyang konti lang na energy 3. So nagpass tayo diyan, nagpass tayo ng round 3. So ginamit lang natin ay isang carrot hammer sa plant, tapos sa Disablesaur. So okay lang 'yan kung mapitas na 'yan, okay lang. Okay. So dito naman sa round 3, apat na energy, ano ba magandang gawin sa apat na energy? So kung titingnan nyo dito, nag-forkets ulit yung bird. Okay, so gusto nyo talagang mamatay yung bag natin. Tapos, buti na lang nag-last stand. Tapos, yung bind dagger natin. Sulot na sulot yung bind dagger natin. Nagamit natin siya. So ngayon, 2v1. Nasa kanya na kung gusto niya mag-egg bomb, di ba? Kung mamimili na lang siya kung sinong ibibigay niya, di ba? Meron tayong pang combo. Okay, nasaya ka pa ng isang energy. So, dito, panalo na tayo dito, guys. Okay, so round 6. So, ganun lang yung discard natin dito para madali tayong manalo. Okay. So, dito naman tayo sa game 5. Kasi may goda na naman. Okay, so nagpas tayo dyan. Tapos yun, nagoda tayo. Tapos meron siyang 3 energy ulit. So lamang na naman siya. Buti na lang, madami yung card yung plant. Pero hindi tayo sure kung mapipitas siya, okay? Yun, so mapipitas yung plant natin. Pero kahit papano, bumalik yung 2 energy at nakapag-deal tayo ng damage sa ano, sa plant niya. Yun, buhay pa, okay, buhay pa. So tingnan naman natin dito. Okay, so napatay yung plant. Okay lang, kahit nasayangan tayo dun ng energy. Pero kung nagpa siya dun, patay yung plant niya. So dito, tamang dip lang tayo sa round 4. Pero hindi umatake yung beast. So dahil wala siyang card, okay? Tapos nagtuloy-tuloy yung discard natin. So dyan, dapat prepared kayo na madami na yung ginamit mong card sa bag. So ang tendency ay yun, wala ka nang madudraw kasi mabibigay na sa tawag dito sa Disablesaur. So to, napunta na naman sa 2v1. So medyo delikado tayo dito dahil 2 energy lang tayo, tapos baka mag egg bomb lang, diba? Kasi siya madami siyang energy, pero hindi niya ginawa. So dyan, mamimili na lang siya kung anong gusto niyang gawin. Mag-egg bomb siya o hindi, mapapatay yung isa sa kanila. So 1v1, panalo na tayo dito dahil maliit na lang yung HP ng bird. Tapos nagkataon pa na may available na dalawang bind dagger.
So may tirang 75, 'di ba? So punta tayo sa next game. Yo, so last game na tayo. Tingnan naman natin dito yung ginawa natin diyan. So round 1 pa lang, pitas na agad yung plant natin, okay? So kapag pitas, anong pwedeng gawin? May kamote pa naman siya. So nagpas tayo. Pero nagpas din siya. So makikipagsabayan siya gamit yung 2 energy niya. Okay? Tingnan natin. Pero wala tayong anesthetic bait. Yan yung naging problema natin. Tapos nagtira lang tayo ng 2 energy. Okay? 2 energy. So manonoton yung bug. Which is yung pangit na huwag nyong gagawin. So dito ginamit natin 3 energy double jump tapos headshot. Okay. So ngayon meron pa tayong 3 energy. Iwan ko dito kung bakit nagpa siya. So, dahil ba 2 cards lang yung beast siguro. O ngayon wala na. Panalo na naman tayo. Round 6 na naman ulit. So ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin ngayon. Huwag nyo kalimutan mag-like sa video natin, mag-comment, syempre malaking tulong yun sa akin, sa ating channel. At kita-kits tayo sa susunod nating video. Let's go!